magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian na siguradong magugustuhan ng inyong buong pamilya. Adobo sa gata, kaya simulan natin ito lutuin. Sobrang sarap nito! So ito guys, for today's recipe, tuturuan namin kayo kung paano magluto ng adobo sa gata, katulad ng sinabi ko kanina, di ba? So ayan. So dahil nagpapainit na kami ng mantika dito sa aming kawali, pwede natin yan simulan lutuin. Dahil bago namin nilagay ang mantika dito sa kawali, sinigurado muna namin napakainit na ng kawali para mas mabilis itong uminit. Ayan. Okay na yan. So syempre, kalimitan sa pagluluto ng adobo, ginagawa nila is minamarinate nila yan. So kami hindi na namin ito i-marinate, i-rect na natin itong luto, no? So first step na gagawin natin dito is igisa muna natin ang bawang sibuyas. Igisa muna natin ang bawang. Okay na yung ganyan, then lagyan natin ang sibuyas. Sobrang bango ng manok. Lagyan na natin ang manok. Napaka-perfect ng manok. Then lagyan natin ang paminta. Importante ito sa adobo, paminta. Depende na sa inyo kung anong paminta gagamitin nyo. Pwedeng pamintang durog, pamintang buo, o kung ano man. Depende yun sa inyo. Then lagyan natin ang toyo. Napakasarap nito. Ayan o. Nasubukan nyo na bang magluto ng ano, adobo sa gata? Ayan. Ganito ang sistema ng pagluluto nun. Mamaya tayo maglalagay ng suka. Iyaan muna natin na sipsipin ng ano, yung ating ano, toyo. Yung dami ng toyo na ilalagay nyo depende sa dami ng manok. Napaka ano na to, napakabango yan, sigurado yan. Ayan. The next step na gagawin natin dito, syempre pakukuluan natin yan, no? Lalasang maigi yan kasi medyo magtutubig pa yung ano, yung manok. And then ipakikita ko sa inyo yung gata na gagamitin natin dito. Pero mamaya pa natin ito lalagay. Ipakikita ko muna sa inyo para maganda. Ayan. So nakikita nyo kung gaano karami yung ilalagay namin gata dito. Is hindi isang baso, no? Kundi kalahati ng isang baso. At ito yung gata na gagamitin namin. So madalas ito yung ginagamit namin gata ngayon, no? Kasi hindi kami nakakabili ng ano, ng talagang gata, ng yung kumbaga nyog. Hindi kami nakakabili ng nyog kasi pag magagata kami, kalimitan kami talaga yung mibili ng nyog at kami rin yung nagpipiga para maganda. So yeah, pero sa ngayon, ito muna yung gagamitin natin. Masarap din to, timplado na, hindi na kailangan lagyan ng kung anong mga pampalasa pa, no? Ito lang ilagay mo, sobrang panalo ng kung ano man ang lulutuin mo. Nor complete recipe mix ginataang gulay. Yung ganitong karami ang nilalagay na tubig is isang baso. Pero dahil syempre adobo sa gata ang lulutuin natin, hindi natin gagawin isang baso kundi kalating baso. Kasi kung isang baso ang gagawin natin, parang parang napakasabaw namang maigi. So hindi masyadong magiging maganda pagdating sa adobo yung sobrang napakasabaw. So ayan, hayaan muna natin ito na makuluan. Haluin muna ulit natin dahil nagsalita tayo na nagsalita, para maiwasan na din yung pagdikit ng ating manok dito sa ating kawali. Okay. Bango, no? Takpan muna natin ito para ano, maganda ang pagkakaluto, para yung init sa loob eh, talagang ano, maganda, 'di ba? So ito guys, kumukulo na. So ayan, wala pa naman itong 10 minuto pero kailangan na natin itong haluin. Siyempre, para maiwasan yung pagdikit ng manok dito sa ating kawali. Ayan, ulit na namin sinasabi, no? Ayan, napakaganda niya, no? Sobrang ganda na ano, ng pagkakaluto ng manok. Goods na goods. Ayan, lagyan natin ng dahon ng laurel o bay leaves. Kung medyo marami-rami kayong dahon ng laurel, mas maganda, lagyan nyo ng marami. No, mga pwede na yung mga 5 piraso, 7 piraso, ganyan. Hindi naman din malalasahan gaano itong bay leaves na yan eh. Kumbaga ang binibigay na yan is yung earthy flavor
maaamoy nyo lang yan pero hindi nyo galong malalasahan. Pero pampasarap din daw yan eh, pero gano'n. So yan, another pakuluan natin pa hanggang sa medyo maluto ng konti pa yung ating manok, saka natin ilalagay yung iba pang mga ingredients. So ito guys, haluin ulit natin. And then, ngayon tayo maglalagay ng suka. Vinegar. Kailangan mas marami ang toyo ah, kesa suka. Yan ang palagi nating tatandaan. Kasi pag napadami kayo ng suka, mag-overpower yung ano, yung asim. So hindi masyadong magiging maganda ang lasa. Ang bango, sobra. Ang dagdagan ko pa oh. Kasi medyo ano eh. Medyo naparami yung lagay ng suka, kaya magdagan natin. Ganun lang paraan. Diba? Simple. Yan, hayaan muna natin na ganyan. Hindi natin tatakpan. So ito guys, oh, haluin na ulit natin. Tignan nyo kulay. Napakaganda. Oh. Ngayon, pwede natin ilagay itong gata. Ayan, itong gata. Mix muna natin. Para hindi sayang, no? Kumbaga para mailalagay natin lahat. Ayan. Then, lagay natin ngayon. Okay. Then, haluin natin. Ooh, sarap. Adobo sa gata. Napakasarap na ulam para sa pananghalian. Hindi pa luto yan, pakukuluan pa natin yan. Medyo patutuyuan pa natin ng konti. Bango yan. Hmm. Hayaan muna natin to na kumulo. Hindi natin to tatakpan para medyo matuyuan ng ating ano, yung gata. So ito guys, kulong-kulo na, no? So pero hayaan pa natin na medyo matuyuan yan. Hahaluin muna natin ito. Oh, ganda. Oh. Medyo manikman na ani naniket, pero okay lang 'yan. Natural 'yun. Ayan, napakaganda ng ano, luto. Pwede natin tikman 'yan kasi napakuluan na naman natin eh. Tikman natin. Masarap siya. So, hayaan muna natin na matuyuan pa 'to. So, 'yan guys. At haluin ulit natin at luto na rin yung ating napakasimple at napakasarap na ginataang adobong manok sa gata. Ayan. So, tignan nyo maigi oh. Oh, diba? Napakasarap, napakaganda. So, ayan. So, guys, sana nagustuhan nyo aming pagluto ng napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Ayan, adobo sa gata. Tignan nyo yung kulay. Kulay pa lang talaga namang matatakampan at marami yung kumbaga talagang mapakuha ka na talaga ng kanin. So, ayan. Sana nagustuhan nyo aming pagluto for today. Kaya magkita-kita ulit tayo bukas.